Hello everyone, welcome to my channel. Today we're going to be talking about which tool I used for my digital art. So let's get it on. Okay, to start with, ang gamit ko is ito, which is the iPad Pro. At sabi ko sa inyo kung anong reason kung bakit ito ang gamit ko. Number one, nag-try ako ng different gadget, different tool, different app, different software. Nag-try ako ng Photoshop, CorelDRAW, CorelPainter. Medyo hindi ako comfortable dun sa mga na-mention na yun. In fact, bumili ako dati nung Bosto, which is a big tablet, 27-inch tablet para dun sa Photoshop ko when I was still using Photoshop. But still, parang may something na hindi ko nagustuhan. I'm not sure why. I think it has to do with yung portability niya. Kasi when it comes to art, it should be something like parang papel lang din at saka color pencil, watercolor. Pwede mong ilagay sa bulsa, ilagay sa backpack. Gusto mong magpunta sa, sabihin natin sa gilid ng river or something, pwede mong bitbitin, backpack ka lang, lagay mo sa loob lahat, maupo ka rin sa gilid at magpinta. Or sa, kung gusto mo ng urban sketching, if you're into those things, then bitbitin mo lang sa backpack mo, maupo ka somewhere dun sa gilid, at tingnan lang yung mga taong dumadaan na mag-sketch ka using your portable na gamit. Same as yung maliit lang na sketchpad, which is ito, same like nito, meron din ako nito, maliit na sketchpad na gamit ko. So ito, double ang purpose nito para sa mga studies ko. Ito yung studies ng strokes ng dreads ko. Tinatry ko kung paano siya, kung ano yung best na stroke na paggamit niya. So talking about portability, sketchpad, iPad Pro. Merong Surface Pro yung ng Microsoft, pero na-try ko din yun. Ewan ko, pero yung pen nila hindi siya on point tulad nitong sa Apple. So let's dive in. Yeah, pag-usapan natin ito kung bakit ko nagustuhan. So unang-una, portability. Second is yung pen. Ang pen niya is one of the, sabihin natin one of the most accurate na pen na most accurate pen na nagamit ko. Kasi nag-try din ako ng ibang pen. So itong Apple Pencil na ito, ito yung close to talaga 100% accurate. Yan yung pen. So ngayon, software naman. Ito ang pinakagusto kong software. Sa lahat ng software na na-try ko, Photoshop, whatever, kung ano meron dyan, I'm sure may ibang comfortable dun sa mga software na yun at mas gusto nila yun. Pero in my case, I prefer working with this software, with this app. At ang reason, pakita ko sa inyo. Ang reason is yung simulation niya with traditional medium. Like example, I give you an example, 6B. Paano select ka ng 6B? Mapansin mo, yes, para talagang 6B. Yes, it's like the original thing. Mapansin mo yan. Hindi lang yan, meron pa siyang ibang tool. Let's try Artist Crayon para lang just to show you. Simulation niya somehow on point. Talagang pwede kong sabihin na 99% on point. Combined with portability, yan, pwede mong bitbitin, hawakan, ganyan. At yung texture niya, ganyan. Texture nung art material na papansin nyo. Yan. It's two main reason kung bakit ito yung gamit ko for my digital art. Portability. Ito, meron ako, naka-ready. Ganyan.
So ito yung I think pinaka main reason portability tsaka yung Apple Pencil. Itong pencil na ito, itong dalawa combination. At pangatlo, yung mismong app. I think itong Procreate is one of the best talaga. Pwede sabihin na one of the best na gamitin ang Procreate. Itong iPad na pinapakita ko dito is the 2017 second generation iPad Pro. So, nung lumabas yung first generation ng iPad Pro, bumili ako ng maliit. Problema dun sa maliit is hindi ako nakapag-add masyado ng layers. Kasi ito may layers din ito. So, pwede kang mag-overlap ng layers. Tapos, yung maliit, 9.7. First gen. Kukunti lang ang layers na pwede mo ipasok. Tsaka pag nagpasok ka ng reference, ito maganda dito. Kasi ganyan. You're working on something dito sa app, no? Gagawin mo lang is pull out mo. Pwede mong pagtabihin. Let's say, okay. Reference mo, dito ka mag-paint. Yan. Paint ka, reference mo sa gilid, dito ka mag-paint. Pwede mong i-adjust din yan. Gusto mo nung mas malaking workspace para dun sa painting mo. Yan. Ano ka ng layer mo, may space ka pa rin. Pwede ka pa rin makapagpinta. Dun sa maliit na iPad Pro, pag in-open mo yung layers mo, konting-konti na lang yung space mo for dito sa painting mo. So, kailangan mo try open layer, select, and do whatever you need to do, then close mo. Dito, pwede mong hindi close kasi may space ka pa. Yan yung 12.9. Yung 9.7, medyo maliit siya. Kaya, ayun. Ano pa bang pwede yung pag-usapan? I think yun na yun. Kasi ang topic lang ng video na to is para lang to show you kung anong gamit ko for my digital art. So yun, iPad Pro, second generation, 2017, 12.9. Ito yung workstation ko. Apple Pencil. At saka Procreate. 9.7 gamit ko for pag yung mga outing. Ito workstation talaga. So dito talaga gumagawa. Just a quick scroll din kung anong meron dito sa gallery. So ito, na-post ko na rin to sa YouTube. Ano pa ba? Ito mga to. Yan. Ito, kaka-post ko lang din ito. So I think that's it. Kung may questions po kayo, palagay na lang po sa comment para ma-answer ko yung questions nyo. At gagawa din ako ng video comparison nung old iPad Pros. At tsaka kung itong 2017 iPad Pro possible pa ba siya sa nagamit sa 2020 or is it obsolete? So, pakita ko sa inyo. So, till next time. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Thanks.